It's me, Erin. Welcome to kindergarten. Module 7, yeah. Nandito tayo sa quarter 2, week 4. Tungkol naman ito sa mga iba-ibang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa pamilya, pagsunod ng kanilang pag-utos. At aalarin din natin ang letrang S. At magbabalik-aral sa mga naunang letra. Katulad ng A, M, letrang N at E, letrang D at saka F. Excited na ba kayo? Tara na, umpisahan na natin dahil excited na rin ako. Mahal nyo ba ang inyong mga pamilya? Paano nyo pinapakita ang pagmamahal ninyo sa inyong pamilya? Nagmamano ba kayo sa mga magulang o sa mga nakakaganda? Walambing ba kayo sa kanila? Humahalik ba kayo sa pisngi o nagyayakapan? Dito sa ating unang gawain, titignan natin. Kulayan daw ng pula ang kahon ng mga larawan na nagpapakita ng pagmamahal sa pamilya. Ang unang larawan ay pagmamano sa lola. Tama, kukulayan natin ng pula ang kahon. Ang sunod na larawan ay nagyayakapan. Tama, kukulayan natin ng pula ang kahon. Ang sunod na larawan ay humahalik sa pisngi. Tama, kukulayan din natin ng pula ang kahon. Kulayin natin! Ay pagpapakita ng pagmamahal sa pamilya. Sumusunod ba kayo sa mga utos ng inyong mga magulang o mga nakakatanda? Ako, halimbawa, madalas akong utusan ni Mama. Kumuha ng tubig at gamot kapag siya ay may sakit. Kung minsan, inuutusan din niya ako bumili sa tindahan. At agad ko naman ito ay sinusunod. Kaya ang sunod natin gawain ay pagpapakita ng pagsunod sa utos. Kulayan ang larawan nagpapakita ng pagsunod sa utos. Gaya ng sabi ko kanina, ang halimbawang pagsunod sa utos ay kapag ikaw ay inutusan kumuha ng tubig. Katulad nito nasa larawan. Tara, kulayin na natin. Ang pagpapakita ng pagsunod sa pamilya sa utos. Patkabitin ang mga larawan na magkatulad sa pamamagitan ng guhit. Ang unang larawan ay pagmamano. Igabit natin yan dito sa kaperes ng pagmamano sa kabilang hanay. Ang sunod na larawan ay pagtulong ng pagwalis. Igabit natin dito sa kaperehas niya na larawan sa kabilang hanay. Ang pagtulong ng pagwalis. Ang sunod na larawan ay pagmamak o pagvacuum. Ikabit natin yan sa unahan dito sa kabila. Pagmamak at pagvacuum. At ang huling larawan ay mga pagtulong ng magbuhat ng gamit. Idugtong natin yan dito sa kabila. Sa pagtulong ng buhat ng gamit. Ito na guys ang iba-ibang paraan ng pagtulong o pagsunodin ng pag-utos. Ang sunod naman natin na gawain ay pagkakasunod ng mga gawain. Lagyan ng bilang 1, 2, 3 sa patlang o kahon ayon sa pagkakasunod. Lalagyan ko ng bilang 1 itong larawan sa gitna sa ibaba. Binigay ng bata ang pakwan sa kanyang tatay. At ang lalagyan ko ng bilang 2 itong unang larawan dun sa itaas. Larawan na pinapahiwa ang pakwan. At ang lalagyan ko ng bilang 3 ay itong larawan, kinakain ang pakwan.
Alam niyo ba guys, paborito ko ang watermelon o pakwan. Kung minsan, pinapagawa ko siyang ice truck. Katulad ng nakikita niyong larawan. Ito na guys. Bilugan ang mga kaya mong gawin. Lahat ng iyan ay kaya kong gawin. Kira ay lahat yan ay bibilugan ko. Ang paghalik sa nanay. Pagmano sa nanay. Pagyakap sa nanay. Paglilipit ng mga laruan. Pagwawalis ng sahig. Lahat ng iyan ay pinilugad ko dahil kaya kong humalik sa nanay, magmano sa nakakatanda, lumakap sa nanay o nakakatanda, maglipit ng mga laruan o mga gamit, at magwalis. Tignan ang mga larawan. Ikuhis sa loob ng kahon ang masayang muka kung nagpapakita ng pagmamahal sa pamilya at malungkot naman na muka kung hindi nagpapakita ng pagmamahal sa pamilya. Ang unang larawan ay paghalik sa nanay. Guguhitan ko ng masayang mukha. Ang sunod na larawan ay pagmamano sa tatay. Ikugoy ko ang masayang mukha. At dito sa huling larawan ay nakasimangot habang naglilinis. Hindi iyon nagpapakita ng pagmamahal. Kaya guguhitan ko ng malungkot na mukha. Tara, guhit na tayo! Eto na guys! Anlaran, masaya tayo habang naglilinis. Dapat masaya tayong nagpapakita ng ating pagmamahal at pagsunod o paggalang sa ating pamilya. Babasahin ng magulang ang kwento. Pagkatapos, sasagutin ko ang mga katanungan. Maagang umuwi ang tatay ni Froy sa kanilang bahay. Agad nagmano si Sonny. Sabi ng kanyang tatay, "Sonny, kunin mo nga ang aking tsinelas at iligpit mo ang aking sapatos." Ano sa palagay mo ang dapat gawin ni Sonny? Bilugan ang tamang larawan. Sa unang larawan ay nagmano si Sonny sa kanyang tatay. Sa pangalawang larawan ay kinuha ni Sonny ang tsinelas at ibinigay sa tatay at binitbit ang sapatos. Sa pangatlong larawan ay tumalikod si Sonny sa kanyang ama na parang hindi sinunod ang utos. Ang pipiliin ko, itong nasa gitna. Binigay ni Sonny ang tsinelas sa kanyang tatay at binitbit ang sapatos para iligpit. Bilugan na natin. Dito naman tayo sa sumunod na gawain. Dakatin ang mga magagalang na pananalita. Katulad na, magandang umaga po. Magandang hapon po. Maraming salamat po. At walang anuman. Tara, dakatin na natin. Ang tunog nito, bakatin na natin.
ang malaki at maliit na letrang S na may tunog na kulayan ng kulay asul ang malalaking letrang S. Dilaw naman sa maliliit na letrang S. Kulayin natin. Ang malaki at maliit na letrang S. Gumupit ng makukulay na papel at idikit ito sa letrang S na nasa ibaba. Meron pa akong natitira makukulay na papel. Kira-tara na, simulan na natin. Ang malaki at ang maliit na letrang S. Dito naman tayo sa sumunod na gawain. Kulayan ng pula ang mga maliliit na letra. At kulay dilaw naman ang malalaking letra. Tara na, kulay na tayo! Kulay dilaw ang malalaking letrang N, A, T, F, E, N. At kulay pula naman at maliliit na letrang E, N, F, M, A, at saka T. Bilangin ang mga letra at ilagay sa kahon ang tamang sagot. Dito sa unang bilang, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang letrang N. Dito naman sa sunod na bilang, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ulit na letrang A. Dito sa katlong bilang, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang letrang T. Dito naman sa pang-apat na bilang, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang letrang M, letrang N. At sa uling bilang, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang letrang E. Isulat na natin ang bilang lima dito sa mga kahon. Ang tamang sagot. Tapos na tayo magbilang, guys. Ang sunod naman ay bakatin ang maliit at malaking letra. Meron ditong letrang A o A, letrang M, E, N, T, E, at saka F. Tara, bakatin na natin. Tapos na tayo, guys, sa ating module. Tapos na tayo sa ating module at bakasyon na! Ay, excited na ba kayo, guys? Ako, excited na! Well, mabatiin ko na pala kayo. Merry Christmas at Happy New Year! Bye, guys!